Good morning guys! Muli tayo nagbabalik. Medyo matagal-tagal na rin nung muli tayo nag-vlog. Ngayon lang ulit sa nakotang motor dahil sa sama ng panahon. So, kamusta na ba kayo? Sana okay lang kayo. Uy, peace out mga bikers. Wala namang importante ngayon. Mamamalengke lang ako. Tignan natin kung may mali patapun tayo na no helmet violator sa kalsada sa bayan ng Ayala. Maisip na konti kaya hindi pa ako masyado nagva-vlog. Siguro ang ikakontent ko muna ngayon kasi yung mga basic na kailangan para sa motovlogging yan. I-share ko sa inyo kung ano ba yung mga ginagamit ko na ano na mga gamit like camera, mic, helmet mount, at saka yung application ng for editing. Yan siguro yan muna yung iko-content ko ngayon. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. Nabablanko ko. Ito yung mga budget meal lang na ano na gamit pag magsisimula ako sa mga vlogging. At ito rin yung ginagamit ko dahil syempre wala tayong budget. Pero gusto natin mag ano, mag vlog, mag document ng mga biyahe natin. Saka syempre for your own safety na rin pagdating sa kalsada. So mamaya papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung mga gadgets na ginagamit ko for vlogging. So yun guys, ito, nagbabalik na tayo. So ngayon, papakita ko yung basic needs for motovlogging kung nag-i-start ka pa lang.
So ito yung mga ginagamit ko na to is yung pinaka budget meal lang. So ito guys, simulan natin. So start tayo sa helmet. So ang helmet na ginagamit ko is Evo helmet Izumi. So ayan. Ayan siya. Then pagdating sa chin mount naman, so ang ginagamit ko is yung Telesin chin mount. Ayan. Nabili ko siya sa Lazada ng 400 pesos. Then kasama na rin dito is yung ano, J-mount. So ayan. Kagandahan lang dito sa Telesin helmet chin mount na to is pwede mo siyang tanggalin at saka pwede mo siyang ilipat sa ibang helmet. Hindi kagaya ng ibang chin mount na dinidikit or naka-fix na. So ito, kung may ibang helmet ka pa, pwede mo pa siyang ikabit dun sa another helmets mo. Yan, yan yung advantage yan. Then yung J-mount, so ayan. Meron kasi ding nabibili na ano, na chin mount na naka-fix na rin yung J-mount niya. So dito, pwede mo siyang ikabit, pwede mo siyang i-remove din. So yan yung pagandaan nito. Then camera. So sa camera, ang gamit ko is SJ Cam 4000 Air. So ito, very common to sa mga nag-start ka lang mag-moto vlogging. Kasi siya yung pinakamura na action cam na maganda yung quality. Talagang malinaw din naman compared dun sa ibang action camera na mas mura pa. So kung ako sa inyo, mag SJ cam na lang kayo. Talagang sulit yung budget niya dito. So ito na siya guys. So kagandahan dito, 4K resolution na siya, pero ang ginagamit ko is yung 1080p lang na 60fps, kasi mas matipid sa battery consumption niya compared dun sa 4K reso. So ayan. Then kagandahan dito is wifi ready na rin siya, so pwede mo siyang i-connect sa cellphone. Pagdating naman sa audio, ang ginagamit ko is ito, yung mic ng headset. So kagandahan dito sa mic ng headset na to, mas clear yung boses mo. Then ito, ikakabit ko lang siya doon sa cellphone ko, which is ayan, ginagamit ko ngayon for recording. Mas okay yung audio nito kaysa umasa ka dun sa built-in na mic nitong camera. Kasi pag ito ang gamit mo lang, mahina eh. Pero kung gusto mo talagang maganda yung quality, good quality yung audio ng vlog mo, so ito yung ginagamit ko. Yan. Yung mic ng headset. Then yung cellphone is ginagamit ko for recording, yung voice recording niya. Then saka ko siya ilalapat dun sa editing. Yun. Ang nagbigay sa akin ng tip nito is si Tropa rin, na vlogger din. So, pa-subscribe na rin sa kanya, si Ride with Marcus. So, ilalagay ko na lang yung link kung saan man dito. Then, ayun. Next, bumili rin ako ng dual charger. Yan. Dual charger na may kasamang dalawang extra battery. So, nabili ko siya sa Lazada ng nasa 400 pesos. Kasama na yung ito. Yan. Magkasama na sila. Kasi kung bibiling ko siya ng isa-isa, mas mapapamahal ako kasi parang nasa 250 each yung battery niya.
Then, ito nasa 300 yata. Yun. Then, isa pa sa pinaka-importante na ano, na ginagamit ko is power bank. Ayan. Ginagamit kong power bank is Asus na 10,000 milliampere. So, ayan. Ayan. So, matagal yun na siyang ginagamit. For siguro mga nasa 3 years na siguro. Or 2 years. Mga ganun. Hindi ko natanda. So, ayan. Napaka-importante nito kasi habang nabiyahe ka, pwede mong i-charge yung mga batteries ng ano mo, ng action camera. At hindi lang yung action camera, syempre yung pagdating sa mga cellphones, pagka nabiyahe tayo ng malalayo. So, yan. So, guys, yan. Ito lang yung ginagamit ko for now sa motovlogging ko. Napaka-basic lang nito. Tsaka, abot kaya yung budget. So, sa mga gustong mag-start ng motovlogging dyan, hindi naman kailangan kompleto yung gamit mo or mamahalin yung gamit na bibilin mo para makapag-start ng motovlogging. So, ito yung ginagamit ko. Okay naman. Wala rin naman ako masabi kasi maganda rin naman yung quality ng ano, nung camera ko. So, yun lang guys. Pa-like, share, and subscribe na lang sa aking channel. Bye!